Pusang Almusal, makakasama natin ngayon ang Pride of Tacloban, ang Rio Brothers. Good morning, good morning, good morning. Good morning po. Of course, morning. We have here Rino. Apo. Tama, si Rino on, ano ba yan? Beatbox. Beatbox. Pero sa drums po. Si Ray Mark. Rhythm guitar. Yes, and RJ, lead guitar po. And Ralph. Bass po, Ralph. Ayan, Rio Brothers. Bakit una-una ka sabi na, bakit ba Rio? Kasi, ano yun, parang ano ng pangalan ninyo? Dahil initials kayo ay... pangalan namin. Puro R. Puro R, R, R. Evasco oh. Otik. Tama ba? Apo. Hindi. Apo. Yung ano yung? Yung E, Evasco. Oo. Tapos yung O, Otik. Oo, kaya R-E-O. Ayun. So, kamusta kayo? Since 2005, sabi nga gano'n, nung nagsimula talaga kayo, natumugtog ng, sa music scene talaga, sa music industry. Tama ba? 2000 ano? 9. 8, gano'n. 8-9. So, paano kayo nag-start? Ibig sabihin, nung bang kayo eh, maliliit pa lang, talagang hilig nyo na mag-jamming, sama-sama, makanta. Jam lang, gano'n lang. Jam lang kami, tapos yun, katuwaan lang. Na, dati kasi, nung mga 2005, doon naglabasan yung mga lahat ng banda, mga Pinoy bands. Kaya doon, naturo ka mag-drums tsaka mag-gitara. Oh. So, ibig sabihin, doon pa lang kayo nag-aral tumugtog na instruments. Tama, hindi kayo lahat marunong pa mag-gitara noon? Hindi po. Okay, o so, sino unang natuto na gumamit ng musical instrument? Bali, ikaw. Ako po, opo. Mm-hmm. Bali, una sa ano sa Tacloban, may kapitbahay kami na ano eh, na drummer. Okay. So, pinapanood ko siya kung anong ginagawa niya. So ako naman interesado ako sa ganun. So ang ginawa ko, gumawa ako ng drums na ano, lata. Lata lang? Ginawa ko yun para matuto ako mag-drums. Oo. Tapos sinaaral ko, ako lang mag-isa. Tapos nung natuto na ako, nagkaroon ako ng banda din. Tapos doon din ako natuto mag-gitara. Mm-hmm. Tapos nung nagigitara na ako, tinuruan ko siya mag-drums, si Ralph. Okay. Mm-hmm. Tapos yun, kami na. Siya ang drummer, akong gitarista. Kumakanta kasama sama dalawa. Na. Mm-hmm. Pero hindi pa banda, parang ano lang, libangan lang sa bahay. Oo, oo. Pero katuwaan sa family ninyo, ano, si daddy niyo ba, si tatay niyo, tumutugtog din? Kumakanta. Din, kumakanta rin. Sa side kasi ng ano eh, sa lolo namin kay papa, mahilig ding mag-gitara. Tapos kay mama naman, nagigitara din. Pero hindi mga musikero, nagigitara lang. Oo, puro gitara-gitara lang. Kasi surely, di ba sabi niya, nag-enjoy lang kayo. Di pa, minsan pagka-brown out, kagaya nung, di ba? O paano nung dumating yung Yolanda, bagyong Yolanda ng 2013, tama, di ba? Opo. Oo, paano kayo, paano nyo napagdaanan yun? Tapos, di ba yung mismong bahay ninyo, yung area ninyo, yung talagang sentro ng ano, bagyo? Talagang ano, pinagandaan talaga namin. Mm-mm-mm. Hindi kami yung tipong, ilang bagyo lang dumaan dito, wala kang ano. Talagang lumikas kami, yun po. Tapos, dinala namin panigurado, dinala namin gitara, lahat ng mga importante bagay sa amin. So, at yun. Simula noon, ibig sabihin, from there, 2013, lumipat na kayo dito sa Manila, tama ba? After 5 days po, hindi kahit po kami ng mga kapatid namin dito sa Manila. Na pero kayo lang ba? Apat lang kayo magkakapatid sa family? Bali po, 9 po. Konti lang. Ulit-ulit, 9 kayo. 9 kayo magkakapatid. Opo. Okay, pero yung iba niyong kapatid kumakanta rin? Hindi. Kumakanta din. Uh-oh. Yung iba. Talaga? Oo, sana buo kayong shaman, no? Di para na kayong choir. Di kasi yung iba. Oo. Yung iba mga panganay na namin. Oo, mas mayit. Oo, magsasantana na kami noon. May mga bunggus. May... Oo, di ba? Musikaw na kayo noon. Hindi kayo anyway, orkestra. Pero bakit, ano, siyempre, di kayo ngayon nabansagang Beatles, parang gano'n, di ba? Opo. So, yung mga music ninyo, tinutugtog niya talaga, kanta ng Beatles. Hindi naman lahat Beatles. Mm-hmm. Tumutugtog din kami ng ibang 60s na kanta. Like 60s and Dave, 70s. Opo, Dave Clark 5, Beach Boys, tapos Bee Gees, kumakanta din kami. One Direction. So ano yun ba? Naririnig niyo ba kay Papa ninyo? Usually, yung mga tugtugin na yan? Hindi naman. Hindi naman. Dati nga, hindi nagpapatugtog yung papa ko ng Beatles. Pero sabi nila, yung Beatles sikat daw. Oo. Sikat dati, ganun. Tapos yun, may nakilala kaming banda din. Yun na, nagsimula. Nagsimula na. So, kasi, sa ngayon, anong paborito yung kanta ng Beatles? Sige nga. Lahat. Lahat? Lahat ng album, meron ako. Talagang compilation na ng Beatles, meron ka na. Meron na kayo. So, itong album na ito, ano ba to? First album ba ito? Opo. Ating first album ninyo. Ano parang Beatles na, ang cute, tingnan mo. Tingnan nyo. Nakakatawa yung ano. Doon po talaga yung sa, ninyo, sa Abbey Road talaga. Totoong Abbey Road to? Sa London, opo. Ano, okay, kasi anong year nagpunta kayo ng London? 2014. Last year lang. Oo. So paano kung kwentuhan niyo kami paano kayo napunta doon? Hindi, bali po kasi ano, after ng ano ng
yung sa EBS namin, yung nag-viral na sa YouTube. Okay. Marami na po kasing nag-contact sa Facebook. Mm-hmm. Then, yun po. Iba't ibang ano, nag-invite. Mm-hmm. Kaya yun. Kaya anong pakiramdam? Ibig binigay sabihin, namin yung number niya. Oo, di ba? Siyempre, ang Beatles, sabi nga, doon nagsimula sa England, di ba? Opo. Oo, parang anong ang feelings na mismo ang audience ninyo, mga Briton, ganyan. Anong, how's this experience? Siyempre po, nakaka-pressure kasi mas alam nila yung ano, kumbaga yung Beatles. Tunay na kasi Beatles. Kasi palagi nila mismo. Mas alam nila kahit hindi musikero. Oo. Maintindihan nila yung Beatles. Oo, kasi syempre Beatles talagang grabe ang ano nun, di ba? Pero ang saya ng ano dun eh, ang saya ng tao. Mm-hmm. Lalo na pumunta kami sa Cavern Club, kung saan nagsimula yung Beatles. Oo. Yung pinakasikat na lugar na tinutugtugan. Bata matanda nandun, tapos sumasayaw ng pangluma. Talaga na eh, enjoy nila. Kasi yung proud. Oo, iba. Grabe. So, yun, may kukumpara niyo ba yung Filipino audience? Oo naman. Talaga sa ibang nasyon? Oo naman. Masaya din yung ano dito, yung mga... Kasi sikat talaga yung Beatles eh. Buong mundo yun. Pero sa inyo, sa grupo ninyo, usually ang kanta niyo talaga ay... Anto, may mga original compositions din kayo. Sino gumagawa ng kanta? Bali po sa ngayon po kasi ano parang regalo lang siya binigay sa amin ni Sir Benny. Okay. Mm-hmm. Pahabol. Okay. Kasi okay. Nakita kasi kami ni Sir Benny tapos may bibigay daw siya sa amin kanta. Na siyang gumawa ng kanta. Opo. So yung kinanta ninyo kanina, ang title ay Ako'y Tinamaan. Ako'y Tinamaan. So ito yung ginawa ni Mr. Benny sa turno. Bali, dalawa po yan. Oo, okay. So sa album na ito, mayroon 1, 2, 3, 4, 5, 6, tama ba? 6 tracks. At puro Tagalog. Hindi. Tama ba? Manila, opo, awitin mo, isasayo ko. So cover songs ito. Opo. Iba, okay. So yung Ako'y Tinamaan at saka yung Oh Bakit? Yung original. Yun yung original, okay. So meron kayong mga regular shows na pwede kayong sundan na ating mga kapag nagsasabi. Bali po sa ano sa March 12 na sa Kobe Grill po kami. Sa March 15, grand launch ng album po namin sa East Food Central Plaza. At sa mga taga Riverbanks po sa Marikina, inimbitahan ko po kayo sa March 14 and 28. At sa mga nasa labas po ng Pilipinas, sa March 18 na po sa Australia po, magkita-kita po tayo doon. At sa April 9, Qatar and June 4 to 14, US Tour. Adagdag ko lang po yung July 18 sa balik po kami ng London. Grabe para na sa Barrio Fiesta ng TFC. Tsaka sa Beatles Week Festival sa August. Sa Liverpool. Sa Liverpool ulit. Opo. So balik London kayo. Hindi pa para lang kayo namamasyal ng ilabas ng bansa. So, di ba parang na-imagine mo ba yung simulan tumugtog ka sa lata, mararating mo itong stage na to? Manila nga, parang malabo dati. Oo. Kasi talagang yung ano namin, Tacloban lang, okay na kami dun. Mm-hmm. Dahil lang naman sa Yolanda, kaya pumunta kami dito. O diba, syempre at least, sabi natin, lahat ng pagsisikap, lahat ng mga challenges na pinagdaraanan ninyo, nakikita nyo naman ang bunga, hindi ba? Napaka-successful ninyo, ang dami tumatangkilig sa inyo, marami sumusuporta, hindi ba? Naman, opo. Siyempre, tuloy-tuloy lang at sana, okay, magbago at babalik kayo dito sa mga darating pang, ano nyo upcoming, more albums pa para sa grupo ninyo, Rio Brothers. So, syempre, hindi kayo alis na hindi nyo pa kami handugan ng isa pang kanta. From the Beatles, sige nga, anong title ng Beatles ang ano? Beatles song? All My Love. All My Love, syempre, di ba? Okay, mga kapambansang almusal, ayan na naman isang Pride band and artist ang ating nakasama ngayon. Syempre, eto na, handugan pa tayo ng isa pang awitin mula sa Rio Brothers. Kaya naman, let us all welcome Rio Brothers. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while
to you.